aray ko! Ouch! Yun ang naging reaksyon ni Maxine, aka Muring, nang madulas at tumama ang kanyang kwet sa sahig ng kanyang apartment na tinutuluyan sa Quiapo. Maya-maya ay narinig niya ang tawanan ng tatlong bata na nagtatago sa likuran ng sofa habang nakatingin sa kanya. Napangiti naman si Muring at nagpanggap ulit na nasaktan ng sobra para pagtawanan ulit siya ng mga ito. Makita niya lang kasi ang tatlong bata na nagtatawanan ay masaya at buo na ang araw niya. Nawawala ang pagod ng kanyang nararamdaman sa halos buong maghapon na pagtitinda ng sampaglita sa labas ng simbahan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sahig at nagtago siya sa sofa. Sinilip ni Muring at tatlong bata na sina Migs, Gia at Jonjon. Huli kayo! Binulaga niya ang mga ito at saka kiniliti isa-isa. Namayani naman ang halakhak ng tatlong bata sa bawat sulok ng apartment na kanilang tinutuluyan. Mama Muring, nahuli ka namin! Yehey! Kami panalo! Kami! Masayang lita niya ni Gia na nasa tatlong taong gulang habang lumulukso-lukso pa ito at sumasayaw-sayaw. Tama po't mama sa sahig! Galing natin! Huli natin siya! Dagdag naman ang dalawang taong gulang na si Jonjon at sinabayan ng talon si Gia. Samantala ang dalawang taon na si Migs naman ay kumandong sa kanya at umiiyak na niyakap siya. Bad mama! Bad sila! Away nila ikaw! Natawa si Muring nang marinig ang sumbong na yon sa kanya ni Migs. Niyakap naman niya ang bata at saka ito hinalikan sa pisngi. Okay naman si mama, hindi naman siya nasaktan. Huwag ka nang umiyak, okay? Niyakap ni Muring si Migs ng mahigpit. Tsaka ito niyakap at binigyan ng maraming halik sa pisngi. Maya-maya ay tumawa na ito kasabay ni Lagia at Jonjon. O siya, maglaro na muna kayong tatlong mababait na bata na yan ha. Magluluto na muna si Mama Muring ng tanghalian, okay? Huwag kayong pasaway ha, behave lang. Bili ni Muring sa mga bata tsaka siya tumayo para tumungo sa maliit na lababo ng kanilang apartment. Ate, nandito ka na pala. Isang tinig ang narinig ni Muring mula sa banyo. Pagmamay-ari yun ng kapatid niyang si Danela. Ito ang nagbabantay sa tatlo niyang anak sa tuwing nagtatrabaho siya sa umaga at gabi. O Danela, nakapagsaing ka na ba? Para itong binili na gulay ko na lang yung lutuin ko. Yes ate, tapos na. Nakapaglinis na din kami ng mga bata ng bahay, kaya okay na. Sandali lang at tutulungan na rin kita dyan sa lulutuin mo. Naging sagot naman ni Danela mula sa banyo. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas si Danela ng banyo na may nakapulupot na tuwalya sa ulo nito. Pagkaamoy pa lamang ni Muring ng shampoo ay alam na niyang naligo ang kapatid niya. Sana all nakaligo na. Ako eto, pawis na pawis. Asar ni Muring kay Danela. Kinindatan naman siya ng kanyang kapatid saka niyakap sa kanyang bewang. Maya-maya ay hinampas nito ang hindi kaumbukan niyang puwet. Ate, ano kaya kung tulungan na kita sa pagtatrabaho? Alam mo, mas mapapagaan yun kung hindi ako tambay dito sa bahay. Hirit sa kanya ng kapatid habang naghihiwa ito ng sibuyas. Naku, wag na. Mag-live selling ka na lang dito. Para kahit papano, kahit nasa bahay ka ay may ginagawa ka. O kaya mag-freelancing ka na lang. Alam mo ba yun? Total eh may tinapos ka naman sa high school. Matalino ka naman. Kaya alam ko kayang-kaya mo yun. Ang hirap naman ang iniisip mo na yan ate. Wala naman akong cellphone na touchscreen. Paano naman ako makakapag-live selling yan? O kaya makakapag-freelancing na sinasabi mo? Kaya nga, dito ka na lang sa bahay. Bantayan mo yung tatlong bata. O kaya magtayo tayo ng maliit na tiyangge dyan sa labas ng apartment para may pagkakitaan ka kahit dito lang. Ako nang bahala sa puhunan, may naipon naman ako doon kahit papaano. Umirap naman sa kawalan si Danela nang marinig nito ang sinabi ni Muring. Maya-maya ay narinig nilang magkapatid ang iyak na namayani sa sala. Bumaling si Muring sa kapatid na si Danela at inutusan nito na patahanin ang tatlong bata. Napakamot na lamang sa ulo si Danela at tumungo sa sala para patahanin ang tatlo. Natatawa na lamang si Muring habang nagluluto ng gulay na kanyang binili. Pagkatapos mananghalian ni Muring at ng mga bata at ng kanyang kapatid na si Danela, ay namahinga na muna sila sa kanyang silid para matulog. Pinatulog niya muna sina Migs, Gia at Jonjon.
Mabuti na lamang ay sumunod naman ang mga ito sa kanya at hindi na siya sinuway. Napatingin si Muring sa kanyang sarili sa harap ng salamin nung magising siya bandang alas 3 ng hapon. Habang tinitingnan ang sariling refleksyon, napahanga siya sa kanyang sariling kagandahan. Ang ganda-ganda mo talaga, Muring. Puri niya sa sarili habang nakangiti. Yun lang, wala ka namang puwet at dibdib. Nagmistula ka ng pader, ate. Nang lingunin ni Muring ang kapatid na si Danela ay may nakakaasar itong ngiti sa mga labi. Pumasok ito sa kanyang silid saka umupo sa kama. Tumaas ang kilay nito nang hampasin niya sa braso. Kahit kailan talaga, panira ka. Ano ngayon kung wala akong hinaharap at puwet? At least maganda naman. Depensa ni Muring sa sarili. Sige ate, bisyo mo yan eh. Tumayo si Danela at saka hinarap siya. Naging seryoso ang mukha nito. Ate, mag-ingat ka ha. Kung kinakailangan mo ng tulong, humingi ka lang sa mga nagkakakrush sa'yo dyan sa kanto. Resbakan ka ng mga yun. Umasim ang mukha ni Muring nang marinig ang sinabi na yun ng kanyang kapatid. Ano? Aasa ako sa mga lalaki dun sa kanto? Ayoko nga. Eh mukhang mas malakas pa nga ang mga yun eh. Mas malaki pa siguro ako sa kanila. Wala akong maaasahan sa mga pasiga-siga lang. Isa pa, ayaw ko sa ganung mga klaseng lalaki. Mga lasinggero at walang ibang ginawa buong araw kundi ang uminom ng uminom at tumambay dyan sa labas. Ikaw atin, juicy mo. May nagkagusto sa'yo na ng mayor, ayaw mo. Gwapo naman yun at disente. Hirit pa ng kanyang kapatid na si Danela. Mukhang inaasar lang siya nito. Kinurot niya ito sa hita. Isa hindi ko nga yun type, no? Bukod sa matanda na siya ay may pagkahambog din. O siya, tama na nga pangrereto mo sa akin. Aalis na ako at baka marami ng tao dun sa simbahan. Mas mabuti nang maaga ng makabenta. Sige ate, mag-iingat ka ha. Ako nang bahala sa triplets. Sagot naman ng kanyang kapatid. Kumaway siya dito at tuluyan nang lumabas ng kanyang silid. Habang naglalakad si Muring sa eskinita ng Quiapo, ay amoy na amoy niya ang usok ng mga sigarilyo at rinig na rinig niya ang ingay ng mga tao. Merong nagbabangayan, may nagsisigawan, may nagtatawanan, may nag-aaway at mga busina ng sasakyan sa hindi kalayuan. Maya-maya ay narinig niya ang pagtunog ng kampana. Huminto siya at saka nag-sign of the cross. Pagkatapos nun ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Maraming bumati sa kanya na mga kalalakihan at malagkit ang mga mata na mga ito na nakatingin sa kanya. May iba pang sumipol na inirapan niya. Sa ganoong araw-araw na eksena ay nasanay na rin siya, kaya hindi na yun bago sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na siya sa simbahan ng Quiapo. Agad siyang tumungo sa ributo ng puong Nazareno at saka naglagay ng isang sampagita sa loob ng kinalalagyan nito. Lumuhod siya at saka nanalangin. Nang matapos ay tumungo siya sa harap ng simbahan at tumayo doon sa labas. Sa bawat mga taong dumadaan sa harapan ni Muring ay inaalukan niya ito ng mga sampagita. May ilan namang bumili sa kanya at meron namang nilalagpasan lang siya. Sa kalagitnaan ng pagtitinda ni Muring ay isang lalaki ang nakaagaw sa kanyang pansin. Bumaba ito sa isang itim na sports car at nakasuot ng pormal na kasuotan. Sa postura pa lamang ng lalaki ay sigurado siyang mayaman ito. Napangiti si Muring sa mga sandaling yun. Kung sinuswerte ka nga naman no. Tinignan ni Muring ang lalaki at inobserbahan ito. Nang masiguro niya na wala itong ibang kasama ay nag-iisa lamang, ay sinimulan na niya ang kanyang matinding plano. Papasok na ng simbahan ang lalaki nang bigla siyang nagkunwaring nabangga ito. Tiningala niya ang lalaki at ngumiti rito. Tsaka kasunod nun ay humingi siya ng pasensya. Kasabay nun ay ang pagkuha ni Muring sa pitakan ng lalaki na nasa bulsa ng pantalon nito. Mabilis lang ang ginawa niya na hindi nito napapansin. Pagkatapos ng sunod-sunod niyang pagyuko habang nakangiti at humihingi ng paumanhin ay unti-unti siyang tumungo sa likod ng simbahan. Nang makarating siya sa pader ay agad siyang kumaripas ng takbo. Dumaan si Muring sa isang eskinita na siyang papunta sa isang lugar na hindi siya masusundan. Nang masigurado niyang wala sa kanyang nakasunod ay agad niyang binuksan ang pitaka. Sana malaki-laki rin yung makukuha ko sa lalaking yun. Kailangan na talaga namin ng pagkain para sa isang linggo. Pipingusan niya habang sinusuri ang laman ng pitaka. Napahiyaw si Muring nang makitang may laman na 5,000 piso doon. Bukod sa 5,000 piso na laman ng pitaka ay wala na yung ibang laman. Napangiwi si Muring. Ang yayamanin ang postura nun? 5,000 lang ang laman ng pitaka niya?
O baka namali lang ako ng kuha. Baka may isa pa siyang nakatagong pitaka. Di bale, ayos na to. Malaki-laki na din to. Itinapon niya sa basurahan ang pitakang nakuha at nilagay niya sa kanyang bulsa ang 5,000. Lumingalinga sa paligid si Muring para masiguro na walang makakita sa kanya. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa isang eskinita na papunta sa kanilang apartment. Kailangan niyang magbihis uli para sa kanyang trabaho mamayang 5:00. Pasipol-sipol pa siya habang tumatalon-talon. Ganito ho ba yung itsura niya, sir? Tanong ng personal bodyguard ni Gregson sa kanya nang ipakita nito ang iginuhit na mukha ng isang babae na tumangay ng pitaka niya. Pinakatitigan ni Gregson ang mukha ng babae tsaka pinasingkit ang mga mata. Yes, siya nga yan. Alamin niyo kung sino siya at saan siya nakatira o nagtatrabaho. Kapag may nakuha na kayong impormasyon ay sabihin niyo kaagad sa akin. Hindi na po ba namin siya huhulihin para sa inyo, sir? Takang tanong ni Raven na siyang head ng security niya. Umiling si Gregson at napasandal sa kanyang upuan. No, ako na ang bahalang sumingil sa kanya. Hindi makalimutan ni Greg ang itsura ng babae. Akala niya talaga kanina ay nakakita siya ng isang anghel at sinagot na ang kanyang panalangin. Subalit hindi niya akalain na pagnanakawan siya nito ng pitaka. Sayang pa ang 5,000 niyang pera sa pitaka. Sa kabilang banday hindi niya maiwasan ang magkaroon ng interes sa babae. Kaya kailangan niya itong makausap ng personal. Copy, boss. Update ka agad namin kung may makuha na kami impormasyon tungkol sa babaeng to. Paalam ni Raven sa kanya at tumango naman si Greg. Well, tingnan natin kung saan ka dadalhin ang 5,000 ko, Miss Natcher. Ate Morse, ang dami naman ng mga pinamili mo. Mukhang susobra pa sa 1 linggo to ah. Nakarami ka ba ng benta? Tanong at makahulugang tanong kay Muring ng kanyang kapatid na si Danela. Sunod-sunod niyang nilagay sa malaking kahon ang mga pinamiling groceries para sa loob ng 1 linggo na pangangailangan nila at ng mga bata. Naku, hindi ah. Tumayo siya tsaka lumapit sa kapatid at bumulong. Naka-jackpot ako ng mayaman at gwapong customer, kaya huwag ka nang magtaka. Napasinghap si Danela at nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kanya. Ate, isinuko mo ang bataan? Naku, bakit? Gaga, hindi. Ang ibig kong sabihin ay yung isa ko pang racket. Bukod sa pagbebenta ng sampagita, ay pagtatrabaho sa bar. Hala, paano kung makilala ka nun? Paano kung ipahanap ka niya? Kinurot ni Muring ang kapatid sa tagiliran. Huwag kang ang nega, akong bahala ron. Ang mahalaga ay ligtas na tayo sa loob ng 1 linggo. Oh, sana mga bata't may pasalubong ako sa kanila. Ay naku, tulog pa ate. Napagod talaga siguro sila sa paglalaro. Mamaya pagkagising nila ay bibigyan ko at kapag nakaalis ka na, tuturuan ko na rin silang magbasa ng mga alphabets. Abay, magandang ideya yan, mahal kong kapatid. Pinisil pa ni Muring si Danela sa pisngi at binigyan ito ng 500 piso. Lumiwanag naman ang mukha sa huli at niyakap siya ng mahigpit. Tinulungan na rin siya nitong magluto ng hapunan. Bago umalis si Muring papunta sa trabaho ay kumain muna siya. Naglagay na rin siya ng kaunting lipstick sa kanyang mga labi para sa trabaho niya bilang waitress sa isang bar sa Quiapo. Nakasuot ng isang maikling palda si Muring at hapit na crop top sa kanyang katawan na pangitaas. Labas na labas ang kanyang may katabaan na tiyan at busod. Pero sa kabila nun ay sexy pa rin siyang tingnan. Ano ba yan? Nagmukha akong butete dito sa bago naming uniforme. Wala na nga akong puwet at dibdib. Ito pa yung pinasuot sa akin. Nagmukha tuloy akong buntis ng 1 buwan dahil sa katabaan ng tiyan ko. Di bali na nga. Kinuha ni Muring ang kanyang maliit na pouch saka lumabas ng kanilang apartment. Pagkatapos mamaalam sa kapatid na si Danela. Samantala, sa kabilang banda ay naghihintay ng tawag si Gregson mula kay Raven para sa update nito tungkol sa impormasyon ng babae na ninakaw ang pitaka niya. Nakauwi na siya sa kanyang mansyon galing opisina at nakaligo na at nakabihis. Kasalukuyan siyang nagbabasa ng mga proposal nang biglang magring ang kanyang cellphone. Hello? Any updates, Raven? Yes, sir. Nasend ko na po yung impormasyon ng babae sa email niyo. Sagot ni Raven sa kabilang linya. Okay, thanks. Ako na ang bahala. Maaari na kayong umuwi.
Pagkatapos yung sabihin ni Gregson ay binaba na niya ang hawak na cellphone. Kinuha niya ang kanyang laptop at agad na binuksan ang email na pinadala ni Raven sa kanya. Doon ay bumungad sa kanyang inosente at napakagandang mukha ng babae. Binasa niya ang buong nakasulat. Nalaman ni Gregson na ang babae pala ay ang pangalan nito ay Maxone Hilario o mas kilala bilang Muring sa sityo nito. May tatlo itong anak na si Migs, Gia at Jonjon. May isang kapatid na ang pangalan ay Danela at nakapagtapos ito ng high school. Nagtitinda si Muring ng sampagita sa labas ng simbahan ng Quiapo. Wala itong criminal records at iba pang mga against the law, kaya hindi ito nakukulong. Kung gabi naman ay nagtatrabaho ito sa bar na nasa bayan ng Quiapo. Oh, I see. Ang interesting ng babaeng to. Kailangan ko siyang subukan. Ngumisi si Gregson saka isinara ang laptop. Agad siyang tumungo sa kabinet at kumuha doon ng another set ng pormal na kasuotan. Nang matapos na siya sa pagbibihis ay nagpadala siya ng mensahe kay Raven na kailangan niya ng backup sa pagpunta sa Quiapo. Pagkatapos noon ay umalis na siya sakay ng kanyang itim na sports car. Ipinarada niya ang sasakyan sa parking area ng bar. Agad siyang pumasok at humanap ng VIP room para doon niya kukumprontahin si Muring. Sinabi niya rin sa may-ari ng bar na kailangan niyang makausap si Muring na mga oras na yon. Marami pang naging tanong ang manager ng bar. Subalit nang bigyan niya ito ng pera ay hindi na ito tumanggi. Pagkatapos noon ay pumasok naman si Raven sa loob ng VIP room. Kasama ang dalawa pa niyang bodyguard at doon na lamang ang mga ito naka-standby. Pagkarating ni Muring sa counter ng bar, pagkatapos ng tatlong order ay napahinga siya ng maluwag. Pinunasan niya ang kanyang pawis na namumuo at pinakatitigan ang mga mayayaman na taong naroroon. Maya-maya nun ay tinawag siya ng kanyang manager na si Mrs. Panado. Muring, kailangan ka ng isang customer na nasa VIP room sa itaas. Kailangan ka ron niyang makausap at kilala ka niya. Nagkasalubong ang kilay ni Muring sa narinig na yun mula kay Mrs. Panado. Ma'am, hindi po ako GRO ng bar niyo ha. Isa po akong waitress. Natawa ito ng bahagya dahil sa kanyang sinabi. Oo, alam ko yun Muring. Pero gawin mo na para sa bar na to. Hindi ka naman niya gagalawin. Gusto ko lang daw niyang makausap. Isa pa, ay bayad ka na niya sa akin. Huwag mo naman sanang ipahiya ang bar Muring. Kahit bayad mo na yun sa utang mo sa akin. Kumuyom ang kamay ni Muring sa narinig mula sa kanyang manager na si Mrs. Pando. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito sa kanya. Wala na rin siyang magawa kundi sundin ang sinasabi nito. Kahit mabigat ang loob ni Muring ay umakyat siya sa ikalawang palapag ng bar kung saan naroon ang VIP room. Sinabi sa kanya ni Mrs. Panado kung ano yung room number. Naluluha siya habang kumakatok sa pinto ng VIP room nang makarating siya doon. Narinig niya ang isang boses ng lalaki sa loob na pinapapasok siya nito. Pinihit niya ang siradora ng pinto at nakayukong pumasok. Sir, hindi po ako GRO ng bar. Isa po akong waitress. Kaya kung ano man po yung binabalak niyo sa akin ay pasensya na po. Pero hindi ko po yun maibibigay sa inyo. Yun agad ang naging bungad ni Muring sa kung sino ang lalaking nasa loob. Maya-maya ay narinig niya itong tumawa ng malutong. Dahil doon, napaangat ang ulo ni Muring at tinignan ang lalaki. At ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala ito. Hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan si Muring habang nanlalamig ang kanyang buong katawan at kamay. Napalunok siya ng sunod-sunod nang tumayo ito at naglakad papalapit sa kanya. Halos ilang hibla na lamang ang namagitan sa kanila ng lalaki at yumuko ito. Akala ni Muring, hahalikan siya nito kaya agad siyang napapikit at iniwas ang kanyang mukha nito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa ito ng bahagya at narinig niyang inilock nitong pinto. Sabihin mo sa akin, miss, bakit mo ko ninakawang kanina? Akala mo ba hindi kita matatagpuan at makikilala? May pilyong ngiti ito sa mga labi ng tingalain ni Muring. Umiti siya rito ng alanganin. Sir, baka pwede nating pag-usapan to. Oo naman. Maupo ka muna. Kailangan talaga nating pag-usapan ng masinsinan ang ginawa mo. May diin ang bawat salita nitong binibitawan. Lumakad ang gwapong lalaki pabalik sa couch na naroon. Nilibot ni Muring ang buong paningin sa silid at noon lamang niya napagtanto na may tatlo pang lalaki na nakatayo doon.
sa hinuha ni Muring ay mga bodyguards yun ng lalaki. O nga pala, sila ang personal bodyguards ko. Sila ang nakahanap sa'yo kung tagasang ka at saan ka nagtatrabaho. Isa silang private security dito sa Pilipinas. Sa isang salita ko lang ay handa ka nilang dakpin kahit anumang oras. Pananakot ng lalaki sa kanya. Napangiwi si Muring at alanganing umiti sa kaharap na lalaki. Baka pwede naman pong pag-usapan ng lahat. Baka po mapatawad niyo naman po ako. Promise ho, gagawin ko po yung lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Parang awa niyo na po, sir. Pagmamakaawa niya sa lalaki. Lumuhod pa si Muring sa harapan ng lalaki para mapatawad lamang siya at maawa ito sa kanya. Kita ni Muring ang pagkumpas ng kamay ng lalaki sa tatlong bodyguards nito. Pagkatapos nun ay lumabas ang tatlo ng silid at naiwan sila ng lalaki sa loob. Tumayo ang lalaki tsaka dahan-dahan itong lumapit tsaka yumuko sa kanya. Iniangat nito ang kanyang mukha gamit ang hintuturo. Gumiti ang lalaki tsaka pinakatitigan siya sa mga mata. Talaga? Gagawin mong lahat ng gusto ko? O kung ano man yung sasabihin ko? Sunod-sunod na tumango si Muring. Hindi niya alam sa mga oras na yun kung bakit ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Marahil ay natatakot siyang makulong at maiwan ang kanyang tatlong anak at kapatid. Paano na lamang ang mga ito kung makukulong siya? Kung ganun, hindi na kita ipapakulong kung ibibigay mo ang gusto ko ngayong gabi. Sumalubong ang kilay ni Muring sa sinabi ng binata. Ano po yung ibig niyong sabihin, sir? Make me happy. Paligayahin mo ko. Walang pakundangan na sambit nito tsaka tumayo at ngumiti sa kanya nang pagkalagkit-lagkit. Unti-unti nitong hinubad ang tuxedo na suot at itinapon sa sahig. Niluwagan nito ang kurbata at hinubad din ito tsaka itinapon. Nanlaki ang mga mata ni Muring sa narinig at nasaksihang eksena. Nangatal ang kanyang mga labi at pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hangin. Sir, iba na lang. Huwag na lang po ang bagay na yan. Napatigil ang lalaki sa pagkalas ng botones sa suot nitong polo at tinitigan siya. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo nang gawin ang gusto ko? Iba na lang na bagay, sir. Pwedeng katulong, tagalinis ng kotse, tagalaba o ano. Huwag lang po yung gusto niyo, sir. Hindi ko kaya. Pero ang sabi mo sa akin kanina, gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Akala ko ba iklaro sa'yo yun, Miss Hilario? Gusto mo ba idagdag ko yun sa kaso mo? Na-record yun kanina ng personal bodyguard ko. Kaya't solid yung ebidensya if ever na dadalhin kita sa presinto. Napakagat ng labi si Muring nang marinig ang sinabi ng lalaki. Huminga siya ng malalim at saka pumikit ng mariin. Kasabay ng kanyang pagbuntong hininga ay ang pagpayag niya sa kasunduang mangyari sa kanila ng lalaki. Sige po, pumapayag na ako. Pero isa lang ang pakiusap ko. Ano yun? Tanong nito sa kanya habang nakakunot ang noo. Napabuntong hininga si Muring at humigpit ang pagkakahawak niya sa laylayan ng kanyang palda na suot. Pwede bang dahan-dahanin mo lang? Ano kasi? Narinig niyang tumawa ang lalaki at tumangutang nguyon. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganun. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumapit sa kanya ang lalaki at pinakatitigan siya nito sa mga mata. Pakiramdam ni Muring ay nahigit niya ang hininga habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Waring hinuhugot siya ng magandang bughaw na mga mata ng lalaki. Parang may kung anong koneksyon na naramdaman si Muring dito at tila hinuhugot nito ang pagkatao niya at buong atensyon. Inangat ng lalaki ang kamay nito sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Muring na hinaplos nito ang hindi naman kakinisan niyang pisngi at wari bang pinag-aralan nito ang bawat kabuuan ng kanyang mukha. Napapikit ng mariin si Muring na unti-unting ilapit sa kanya ng lalaki ang mukha nito. Maya-maya ay naramdaman niya ang mainit na palad at brasong pumulupot sa kanyang bewang. Napakapit na lamang ng mahigpit si Muring sa leeg ng lalaki. Tsaka biglaan nang buhatin siya nito na animoy isang sako lamang siya ng bigas. Ibinaba siya nito sa kama ng dahan-dahan. Pinakatitigan siya nito sa mga mata. Kung hindi lang alam ni Muring na ang intensyon lang nito sa kanya ay ang kanyang pagkababae,
iisipin niya na ang nakikitang emosyon sa mga mata ng lalaki ay puno ng paghanga at respeto. Maya-maya ay pumikit si Muring nang unti-unting ilapit nito ang mga labi sa kanya. Sa isang iglap, dumapo ang malambot at mapupula nitong labi sa mga labi ni Muring. May kung anong nagliparan sa loob ng tiyan niya sa mga oras na iyon. Nanatili lamang natuod si Muring sa ibabaw ng kama. Habang ginagalaw naman ng lalaki ang mga labi nito, wari bang iniimbitahan siya nitong halikan din ito pabalik. At sa mga sandaling yun, hindi alam ni Muring kung bakit kusa na lamang gumalaw ang kanyang mga labi at ginantihan din ang halik ng lalaki. Napangiti si Gregson nang maramdaman ang paghalik sa kanya pabalik ni Muring. Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang ang koneksyon na naramdaman niya sa babae nung magdikit ang kanilang mga labi. Dito niya lang naramdaman yun kay Muring na hindi niya naramdaman sa ibang babae. Para siyang nakadrugs at uhaw na uhaw sa halik at waring noon niya lamang naranasan. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Muring. Akma na sana niya itong hahawakan nang biglang tumunog ang cellphone na nasa kanyang bulsa. Hindi sana niya yun papansinin nang magring yun ng magring. Napilitan siyang bitawan ang mga labi ni Muring at sinagot ang tawag. Hello? Anong kailangan niyo? Sir, emergency. Kailangan ka namin dito sa office. Sagot ng sa kabilang linya. Okay, papunta na ako dyan. Ibinaba ni Greg ang tawag tsaka siya bumaling kay Muring na nakatulala habang nakatitig sa kanya. Nilapitan niya ito tsaka tinulungan na makaupo ng maayos sa kama. Kinuha niya ang kanyang coat na suot kanina at saka yun pinasuot kay Muring. I'm sorry, kailangan kong umalis at may aayusin lang. See you around, Miss Hilario. Bago nilisa ni Greg ang VIP room ay hinalikan niya sa noo ang babae. Samantala ay nakatulala pa rin si Muring sa kanyang kinauupuang kama. Hanggang sa nakaalis na ang lalaki, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Napahawak si Muring sa kanyang labi at dinamang muli ang halik na naranasan niya kanina. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang pagtibok ng kanyang puso habang inaalala ang paghalik nito. Napatingin si Muring sa coat na nakatakip sa kanyang katawan. Inuha niya yon tsaka inamoy. Napapikit siya ng mariin ang maamoy ang pabango nitong perfume na gamit. Super nakakalalaki ang bango na yun. At parang ayaw ng tantanan ni Muring ang pagsinghot dun. Subalit agad niyang ipinilig ang ulo at saka tumayo mula sa kama. Gumising ka, Muring. Huwag kang papadala sa karisma ng lalaking yun. Paghunos, dili ka. At aba, unti ka nang bumigay kanina. Pangaral niya sa sarili at kinurot ang sariling balat. Aray! Bumuntong hininga si Muring at napatingin sa hawak na coat. Sana hindi na tayo magkita. Hindi mo na ako makikita. Mabilis ang nagpaalam sa kanyang manager. Hindi na rin hinintay pa ni Muring na pagsalitaan siya nito ng masasama. At agad siyang lumisan ng bar. Bukas na bukas din ay maghahanap siya ng isang marangal na trabaho. Kinaumagahan, nang magising si Muring ay kaagad siyang naligo at nagbihis. Pero kahit abalahin man niya ang sarili ay naaalala niya pa rin ang halik sa kanya ng lalaki na ninakawan niya ng pitaka. Napasabunot siya sa kanyang buhok at sumigaw. Agad nang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok doon ang tatlo niyang mga anak. Agad naman siyang niyakap ni Meg sa tumiiyak ito. Napatingin naman si Muring kinagiya at John na halatang nag-aalala sa mga mukha nito. Mama, bakit ka sigaw-sigaw malakas? Tanong sa kanya ni Migs at tinignan siya nito sa mga mata. Lumapit naman si Gia kay Muring at hinawakan nito ang kanyang pisngi gamit ang dalawang maliliit na kamay. Si John naman ay hinawakan ang kanyang kamay tsaka yun pinisil. Napangiti si Muring dahil sa tatlong bata na agad na nagpapagaan ang kanyang loob. Hinila niya ang mga ito sa kanyang harapan at iniisa-isang tingnan. Ayos lang ako ha, mga babies. May nakita lang na ipis si mama, kaya napasigaw siya. Wah! Hindi ba takot si mama sa ipis? Sinamahan pa ni Muring ng hinig para maniwala ang mga ito sa kanya. Tumango naman ang tatlong bata at niyakap siya ng mahigpit. Bigyan mo nga ako ng halik sa pisngi, mga bibo kong babies. Sa mga oras na yun ay hinalikan siya ng mga ito sa kanyang pisngi. Hinila niya ang mga ito palabas ng kanyang silid para kumain ng almusal. Plano rin ni Muring na sa araw na yun ay maghahanap siya ng trabaho. Hindi pa niya sinasabi sa kanyang kapatid na si Danela ang nangyari sa kanya kagabi. Hindi niya kasi alam kung paano yun sisimulan.
Hindi rin alam ni Muring kung ano ang sasabihin sa kanya ng kanyang kapatid. Nang makapag-almusal na at agad siyang nagpaalam sa mga bata at maging kay Danela, magtitinda na lang muna siya ng sampagita sa harap ng simbahan at saka na lang siya makikipagsapalaran sa paghahanap ng permanente at marangal na trabaho. Pinangako na ni Muring simula kagabi na hinding-hindi na siya babalik doon sa bar na yun ni Mrs. Panado. Ayaw niyang muling mag-cross ang landas nila ng lalaking yun. Ilang araw ang lumipas at nakahanap din ng trabaho si Muring sa bayan. Namasukan siya bilang tagahugas ng plato sa isang malaking restaurant. Ang pangalan ng restaurant ay Cheng Restaurant. Hindi akalain ni Muring na matatanggap agad siya. At sa kanyang unang araw ay kanyang ginalingan upang hindi agad siya masisante sa trabaho. Pasado alas 5 ng hapon nang makalabas ng restaurant na pinagtatrabahuan si Muring. Kasalukuyan niyang inaayos ang kanyang suot na sapatos na mga oras na yun, nang mabangga siya sa isang matigas at matipunong bagay. Napaatras si Muring at tiningala ang taong nabangga. Hi, Miss Hilario. Finally, nakita din kita. Nanlaki ang mga mata ni Muring nang marinig ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na nakita siya ng lalaki kahit na nagtatago siya at hindi bumalik sa dating bar na pinagtatrabahuan. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ko nahanap? Tumawa ang lalaki, tsaka hindi makapaniwala sa tanong niya yun. Bakit? Wala na ba akong karapatan na pumunta sa restaurant ko? At hindi ako makapaniwala. Sa dinami-daming pwede mong pasukan, ay dito pa talaga. Siguro ay talagang itinadhanang magkita tayo ngayong araw. So, pwede ko na sigurong singilin ang utang mo sa akin. Sa mga sandali na yun, pakiramdam ni Muring ay nanghihina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa pader ng restaurant at hinanap ang lakas ng kanyang loob. Wala na akong dapat magbayaran sa iyo, Mr. Cheng. Noon lamang napagtanto ni Muring na ito pala ang sikat na bilyonaryo sa buong Pilipinas. Ang kaisa-isang bilyonaryo na si Gregson Cheng. At ang tanga niya dahil hindi niya agad ito namukha nung una pa lamang. Kung sana'y hindi niya ito ninakawan ng pitaka sa kiyapo. Bakit? Anong naging problema mo rin? Hindi ba't pumayag ka nung gabing yun? Bakit ngayon ay ayaw mo na? Nanlaki ang mga mata ni Muring nang marinig ang sinabi ng lalaki. Mabilis siyang lumapit dito tsaka niya ito itinulak ng malakas. Subalit hindi man lang yun nagpagalaw kay Gregson. Wala ka nang pakialam kung bakit nagbagong isip ko. Basta ayaw ko. Ayaw ko. Huwag kang mag-alala. Dahil ibabalik ko sa'yo yung 5,000 piso. Pagkatapos niyong isigaw ni Muring ay mabilis na siyang tumakbo papalayo dito. Pero hindi niya aakalain na susundan siya ng lalaki. At nakisabay din ito sa kanyang pagtakbo. Nilingon niya ito at saka sinigawang muli. Pwede ba? Tantanan mo na ako. Kung ayaw mo, sisigaw ako dito ng rape. Narinig ni Muring na tumawa si Gregson at patuloy pa rin ang paghabol nito sa kanya. Sige, isigaw mo. Nang sa ganun, ikaw din ang makukulong. Walang yaka talaga. Bakit ayaw mong bayaran na lang kita? Iyon ang gusto ko eh. Ano pa bang magagawa mo? Napagkasunduan na natin yun, Muring. May hawak akong ebidensya. Inis na sumigaw si Muring habang nagpapadyak ng kanyang paa habang tumatakbo. Makaraan ang ilang sandali ay napahinto siya habang habol ang hininga. Nakalabas na rin ang kanyang dila. Natanaw niya si Gregson na patuloy pa rin ang pagtakbo nito papunta sa kanyang direksyon. Sa kaba ni Muring ay agad siyang pumara ng taxi at sumakay dito. Isang kaway at malawak na ngiti ang binigay ni Muring kay Gregson nang dumungaw siya sa bintana. Kita niya ang inis at pagod sa mukha ng lalaki nang sinundan lamang siya nito ng tingin. Pero nang mga sandaling yun, abot-abot ang kaba niya sa dibdib. Maya-maya ay pinahinto niya ang taxi sa isang sulok tsaka bumaba. Mas mabuti nang lakarin ni Muring ang pauwi sa kanila kesa magbayad ng taxi. Binigyan niya ng 200 ng taxi na siyang nagamit niya sa metro. Hindi niya akalain na aabot sa ganoong halaga ang tinakbo nito. Habang naglalakad sa sidewalk si Muring ay bigla na lamang may huminto na 2 kotse sa kanyang gilid. Lumabas doon sa isang sports car si Gregson habang nag-aapoy ang mata nitong napatingin sa kanya. Agad siya nitong hinawakan sa kanyang braso. Akala mo ba ay nakikipagbiruan ako sa iyo, Miss Hilario? May gigil sa bawat salita nitong binitawan. Alam kong hindi, Mr. Cheng. Pero hindi ko nakasalanan kung bakit hindi natuloy ang lahat ng gabing yun.
pumayag ako ng gabing yun lang. Pero wala sa usapan natin na hanggang sa iba pang araw. Kaya't wala na akong utang sa'yo. Siguro ay bayad rin yun ang unang haliko. Lumuwag ang pagkakahawak ni Gregson sa braso ni Muring nang marinig nito ang kanyang sinabi. Binawi naman agad ni Muring ang kamay mula sa lalaki. Kaya siguro patas na tayo. Wala na akong utang sa'yo, Mr. Cheng. Pero kung ipagpipilitan mo, babayaran lang kita kapag nakasweldo na ako dun sa restaurant mo. O kaya ibawas mo na lang sa sahod ko. Bumisi si Gregson at pinadaan ang kamay nito sa buhok. Hindi alam ni Muring kung bakit uminit ang pisngi niya nang makita ang ginawang yun ng lalaki. Pakiramdam niya ay may kung anong emosyon ang bumangon sa kanyang dibdib. Kung ganun, ay wala na akong magagawa. Kung di, ipakulong kita sa mga oras na tumuring. Bumaling ang lalaki sa mga bodyguards na naghihintay sa sasakyan. Bago pa ikumpas ni Gregson ang kamay nito, ay napasigaw na agad si Muring. Sandali! Oo na, pumapayag na ako. Pero please, kailangan ko munang umuwi sa mga bata at kapatid ko. Panigurado na walang pagkain ang mga yun. Nandito kasi ang pagkain nila sa akin. Kung gusto nyo, ay sundan nyo na lang ako para masiguro nyo na hindi ako tatakas ulit. Pinakatitigan siya ni Gregson at hinahanap ng kaseryosuhan sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumango ang lalaki. Sumakay ka na sa kotse. Ihahatid kita sa inyo. Anyaya nito sa kanya at iginiya siya papunta sa nakaparadang itim na sports car nito. Noong mga oras na yun ay hindi naiwasan ni Gregson na mapatitig sa likuran ni Muring. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng awa dito at tila lumubot ang puso niya para sa babae. Hindi niya akalain na may ganun pa palang katulad ni Muring na babae sa mundo. Pinagbuksan niya ito ng pinto at saka walang kadahilanan ay hinawakan niya ang kamay ng babae at inalalayan papasok sa kanyang sports car. Tiningala naman siya ni Muring na siyang dahilan ng pag-init ng kanyang pisngi. Tumikim si Gregson bago isinara ang pinto ng kanyang sasakyan. Noong mahalikan niya si Muring ay hindi na siya makatulog ng maayos gabi-gabi. Lalo pat palagi niya itong napapanaginipan at hinahanap-hanap. Hindi man maipagkakaila ay parang nahumaling na agad si Gregson kay Muring nung una niya itong masilayan sa bar. Kung paano ito makiusap at magmakaawa sa kanya. At lalo na nung pinagsaluhan nilang isang mainit na halik. Itinuro naman sa kanya ni Muring ang daan papunta sa apartment nito. Subalit hanggang sa labas lamang ng eskinita niya ito maihahatid dahil hindi na makakapasok ang sasakyan niya sa loob. Bumaba si Gregson ng kotse at pinagbuksan si Muring ng pinto. Tila nagulat pa ang babae sa ginawa niya. Nung bumaba na ito ay mabilis niya itong sinundan. Lumingon si Muring at naiinis siyang hinarap. Susundan mo talaga ako papunta sa apartment namin? Tumango naman si Gregson at ngumiti sa babae. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya sa tuwing naiinis ito. Oo, huwag kang mag-alala. Susunod lang kami. Hindi ako magpapakita sa pamilya mo. Hindi ako magsusumbong sa asawa mo. Wala akong asawa, para lang malaman mo. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Gregson nang malaman niyang walang asawa si Muring. Kung ganun, ay single mother ka pala? Sa halip na sagutin siya ni Muring ay inirapan siya nitong muli at nagsimula ng maglakad. Hinintay niya munang makalayo-layo si Muring saka siya sumunod dito. Kasama naman niya ang kanyang dalawang bodyguard kaya kampante si Gregson na walang mangyayari sa kanya sa loob ng Quiapo. Pumasok sila sa isang eskinita habang sinusundan si Muring na papasok sa isang daan. Huminto ang babae tsaka siya nilingon. Hanggang dito lang kayo. Yun na yung apartment namin. Itinuro ni Muring ang tinutukoy nitong apartment sa di kalayuan. Tumango si Gregson at ikinumpas ang kamay sa baba. Mukhang nakuha naman yun ni Muring at tumalikod na ito sa kanila. Sunod ang tingin ni Gregson kay Muring habang papasok ito sa apartment. Subalit gustong makita ni Gregson ang buong pangyayari. Kaya sikreto siyang tumungo sa kabilang apartment at nagpanggap na nakatayo doon. Subalit ang mga mata niya ay sa loob ng apartment ni Muring. Kitang-kita ni Gregson ang tatlong batang yumakap sa babae. Tuwang-tuwa ang mga ito habang kinukulit ni Muring. At sa mga sandaling yun, napangiti siya at hindi na malayang nag-uumapaw sa kanyang puso ang kasiyahan. Aalis ka na, Mama? Yun ang tanong ni Megs kay Muring nang magpaalam siya dito. Kitang-kita niya ang lungkot sa mukha ng tatlong bata. Tumango si Muring at napatingin sa kanyang kapatid na si Daniela. Saka siya bumaling sa mga bata. Oo, kailangan ni Mama humanap ng trabaho. Itong gabi lang naman ako hindi makakasabay sa inyo ng hapunan. Huwag kayong mag-alala.
At kung makahanap si Mama ng trabaho, dadalhin ko kayo sa fast food chain. Di ba gusto niyong pumunta doon? Tumalon-talon naman si Jonjon at si Gea. At tsaka pumalakpak si Migs. Niyakap niyang muli ang mga bata bago siya bumaling sa kanyang kapatid na si Danella. Ikaw na munang bahala sa kanila ha. Baka hindi ako makauwi ngayong gabi. Bakit? Saan ka pupunta ate? Di ba nagtatrabaho ka sa bar? Umiling agad si Muring tsaka bumuntong hininga. Hindi na. Pero may utang akong dapat bayaran. Kaya ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Kahit nagtataka na sa kanya ang kapatid na si Danella, ay pinili na lamang nito ang tumango tsaka hindi na nagtanong pa. Huminga ng malalim si Muring nang kumaway siya sa mga bata na abala sa paglalaro ng puzzles. Ang cute ng anak mo ah. Saan ang tatay nila? Nagulat si Muring nang marinig ang boses ni Gregson. Muntik na siyang napasigaw kung hindi niya lang yung napigilan. Lumingon siya sa apartment at agad na hinila ang lalaki papalayo doon. Hindi ba? Sabi ko hintayin niyo ako sa labas. Hindi yung susundan mo pa ako. Natawa si Gregson sa sinabing yun ni Muring. Na-curious lang ako kung ano itsura ng mga anak mo. Ngayon alam ko na. Inirapan ni Muring si Gregson at hindi na ito pinansin. Naglakad na siya papalabas ng eskinita, pabalik sa pinaradahan ng sasakyan ng lalaki. Pagkarating doon ay huminto siya. Noon lamang siya nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na sasama talaga siya sa isang lalaki na noon lamang niya nakilala. Oh shit! Isang sigaw ni Gregson ang narinig ni Muring na nasa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito ay hindi niya napigilan ang sariling matawa. Nadula si Gregson sa eskinita at tumama ang puwet nito sa simentong daan. Agad naman itong tinulungan ng mga bodyguards para makatayo. Napahawak pa sa kanyang tiyan si Muring habang natatawa sa mga sandaling yun. Subalit napatigil siya nang bigla siyang hilahin ng lalaki at sabay sila nitong natumba. Napasigaw si Muring na mahiga siya sa matigas na dibdib nito. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ni Muring habang nakatitig sa mga mata ni Gregson. Sobrang lapit na mukha nito at hindi maiwasan na alalahanin ng halik na namagitan sa kanilang dalawa. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Akma na sana siyang aalis mula sa pagkakadagan dito. Subalit masinigpitan nito ang dalawang braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Ano ba? Bitawan mo ako, Gregson! Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito sa Quiapo. Pero tumawa lang ng bahagya ang lalaki at ninakawan siya nito ng isang halik sa kanyang mga labi. Mas lalong nanlalaki ang mga mata ni Muring at napanganga sa kabiglaan. Tinampal ni Muring si Gregson sa dibdib nito, subalit siya lamang ang nasaktan. Pinapakita ko lang sa kanila na pagmamay-ari kita, nang sa ganun, hindi kanila gagalawin dito sa Quiapo. Sambit ni Gregson na nagpatigil kay Muring mula sa pagpupumiglas. Maya-maya ay tumayo si Gregson pero hindi pa rin siya nito binitawan. Nagpumiglas siya pero mas malakas ang lalaki kesa sa kanya. Kaya't hindi na nanlaban pa si Muring at hinayaan na lamang na siyang buhatin ni Gregson papunta sa itim nitong sports car. Binuksan ng bodyguard ang pinto ng kotse nito at ipinasok siya doon sa loob ng lalaki. Umisi pa si Gregson kay Muring nang isara nito ang pinto. Gaya nung una, inirapan lamang ito ni Muring at hindi na pinansin. Hindi niya alam kung bakit nawala na ang takot at kaba na nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi tulad nung una na kinakabahan siya sa pananakot at presensya nito. Ngayon ay mas nananaig ang kanyang inis sa lalaki. Nung makapasok na si Gregson sa loob ng sasakyan ay pinaandar na nito ang sasakyan. Habang sa daan ay taimtim na nananalangin si Muring na sana magbago ang isip ng lalaki at hindi na nito ituloy ang binabalak sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na sila sa isang mataas at malaking mansyon. Halos malula si Muring nang makababa siya ng sasakyan at tiningala ang mansyon na nasa kanyang harapan. Sa mga magazine at larawan lamang niya nakikita ang ganoong klaseng bahay at hindi niya pinangarap na makikita ang ganoon sa personal. Napapalibutan ng maraming ilaw ang buong mansyon. Kulay itim at puti ang bahay, kaya't mas nagiging elegante ito tignan. Noong pumasok sa loob si Muring ng mansyon ni Gregson, ay mas lalo siyang naluha sa karangyaan. May mga kasambahay na sumalubong kay Gregson at ang mga ito ay nagulat na makita siya. Ngumiti lang siya sa mga ito at yumuko. Kain muna tayo, Muring. Alam kong nagugutom ka na rin. Anyaya sa kanya ng lalaki na kinunutan niya ng noo. Pero maya-maya ay sumunod na rin siya dito. Tumungo sila sa kusina at mas lalong napanganga si Muring nang makita ang maraming pagkain na nakahain sa mesa. May piyesta ba? Ba't ang daming handa?
Tanong niya kay Gregson. Inilibot niyang paningin sa paligid at hindi niya maiwasan ang magtaka. Tsaka ikaw lang ba yung nakatira sa malaking bahay na to? Saan ang mga magulang mo? Asawa? Anak? Tumawa lang ng malakas si Gregson at ikinumpas nito ang kamay sa mga kasambahay na naroon. Yumuko naman ang mga ito sa kanila bago umalis ng kusina. Binalingan naman siya ng lalaki. Ako lang mag-isa sa bahay mo rin. Wala na ang mga magulang ko 2 years ago. At wala akong asawa at anak. Naghahanap pa lang. Tumikim si Muring nang marinig ang sinabi ng lalaki at umiwas dito ng tingin. Niyaya naman siya ni Gregson na maupo at kumain. Sinabayan na rin siya nito. Nang mga sandaling yun ay tinikman niya ang lahat ng mga nakahaing putahe sa mesa. Amused naman na nakatingin sa kanya si Gregson hanggang sa matapos siya. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Wala. Natutuwa lang ako habang pinagmamasdan kang kumain. Naitikom ni Muring ang bibig nang marinig ang sinabi ng lalaki. Maya-maya ay tumayo ito tsaka naglakad papunta sa kanya. Inilahad nito ang kaliwang kamay na ipinagtaka ni Muring. Nang hindi niya malaman ang gagawin, ito na mismo ang humawak ng kamay at dinala siya nito sa sala. Doon na kinabahan ng malala si Muring nang umakyat na silang dalawa ni Gregson sa itaas. Bawat hakbang niya ay rinig na rinig niya ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin sa mga oras na yun. Nakahawak pa rin sa kanyang kamay ang lalaki. At alam ni Muring na nararamdaman nito ang panlalamig niya. Pagkatapos nilang lumiko sa pasilyo ay huminto sila ni Gregson sa isang pinto na magara. Kulay pula yun na may bulaklak na nakaukit sa pinto. Bumuntong hininga si Muring at hindi maiwasan ang umusal ng panalangin na hindi matuloy ang binabalak sa kanya ni Gregson. Relax, Muring. Hindi ka naman mamamatay sa gagawin natin. Pumasok sila sa silid at sumalubong kay Muring ang master's bedroom. Noon ay nanghihina na ang kanyang mga tuhod at napasandal na siya sa pintuan habang nakatitig kay Gregson. Isinara ng lalaki ang pinto at tumingin ito sa kanya. Maya-maya ay tinukod nito ang dalawang kamay sa pader kung saan napapagitnaan siya nito. Namumungay ang mga mata ni Gregson at tumingin sa kanya. Sa pagkakaunawa ni Muring ng mga oras na yun, tila isang lasing ang lalaki habang nakatitig ito sa kanya. Agad na napapikit ng kanyang mga mata si Muring nang ilapit ng lalaki ang mukha nito sa mukha niya. Maya-maya ay naramdaman na lamang niya na inaangkin na nito ang mga labi niya. Nanghihina ang tuhod ni Muring at hindi na napigilan ng kakaibang emosyon na namagitan sa kanila ni Gregson. Napakapit si Muring sa liig ng lalaki habang ginagantihan ang malalim nitong halik. At mas lumalim pa nga ang namamagitan sa kanilang dalawa ngayon. Gusto man itong pigilan ni Muring subalit hindi na niya nagawa at nadala na siya sa kanyang damdamin. Nang mga oras na yun kung saan papunta na sa sukdulan, nalaman ni Gregson ang katotohanan kay Muring. Parang binuhusan siya ng yelo dahil sa kanyang ginawa dito. Kaya't nang matapos ang mainit na gabing pinagsaluhan nila ni Muring, ay labis ang kanyang pagsisisi. Pinakatitigan niya si Muring na mahimbing ang tulog. Dinala niya ito sa kanyang braso at hinalikan sa noo. Paulit-ulit siyang humingi dito ng tawad. Nang mga oras na yun, napagtanto ni Gregson na hindi lang affection ang nararamdaman niya para kay Muring, kundi tuluyan ang nahulog ang kanyang loob dito. Ipinangako ni Gregson na bukas ay babawi siya kay Muring. Gagawin niya ang lahat na mapaibig lamang ito sa kanya. O kung hindi man, tutulungan niya ito sa apot ng kanyang makakaya. Kinaumagahan ay bumangon si Muring mula sa kanyang kama at naalala ang nangyari kagabi. Tinignan niya ang sarili at nakasuot lang siya ng roba. Inilibot niya ang paningin sa paligid at napahinga siya ng maluwag nang hindi niya makita si Gregson. Napatingin siya sa side table na may lampshade at nakita niya doon ang isang baso ng tubig at isang piraso ng tableta. Nagkasalubong ang kilay ni Muring na makitang may nakadikit sa mesa na isang sticky notes. Dear Maxine, kung maliligo ka ay may damit na nakahanda sa banyo para suotin mo. I'm sorry kung napunit ko yung suot mong damit kagabi. Ihahatid ka ng driver ko pagkatapos mong kumain at kung gusto mo nang umuwi. Sorry kung kailangan ko agad umalis para sa trabaho. Love, Greg. Ibinalik ni Muring ang sulat ni Greg sa kanya at saka huminga ng malalim. Hindi niya alam kung bakit kinikilig siya sa gayong sulat lang naman ang nabasa niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at naligo na siya. Nakita nga niya ang damit na tinutukoy ni Gregson sa kanya. Isa yung kulay dilaw na bestida na bulaklakin. Pagkatapos maligo at magbihis, ay bumaba siya sa sala at tumungo ng kusina.
Nakahanda na doon ang pagkain, kaya't kumain na rin si Muring. Pagkatapos doon ay naisipan na niyang umuwi muna sa Quiapo bago pumunta sa kanyang trabaho. Gaya nga ng sabi ni Gregson sa sulat nito, ay inihatid nga siya ng driver nito sa Quiapo. Pagkarating sa kanyang apartment ay sinalubong agad siya ng triplets at pinugpog ng halik sa kanyang pisngi. Tumaas naman ang kilay ni Daniela sa kanya nang mapansin ito ang kanyang suot. Noong makapagsolo sila ng kapatid ay sinabi niya dito ang nangyari sa kanya. Oh my gosh, ate! Bakit mo sinuko yung bataan? Gulat na gulat na tanong ni Daniela habang nakatingin kay Muring. Napalabi si Muring. Eh kasi, natatakot ako na makasuhan niya. At isa pa, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Ewan ko ba kung bakit ganun ang atraksyon na nararamdaman ko? Parang may koneksyon kaming dalawa. Napakamot sa ulo si Daniela at mukhang nababaliw na ito. Paano na yan, ate? Paano kung magbunga yung nangyari sa inyo? Yun nga ang pinag-aalala ko. Hindi ko rin alam. Pero talagang positibo ako na magbubunga talaga. Napasinghap si Daniela sa kanyang sinasabi. Hinampas siya nito sa kanyang puwet. Napapikit naman si Muring at kinurot ang tagiliran ng kapatid. Naku, ate. Kaya pala eh. Ikaw talaga ang pilyo mo. Natatawa na ito sa kanyang sinabi pero napangiti na rin si Muring at inaalala muli ang nangyari sa kanila ni Greg. Hayaan mo na. At least hindi na ako virgin. Gaga ka talaga, ate, no? Hindi na nga, pero isang gabi lang. Eh mukhang nahulog ka na dun sa lalaki. Ano, nanghihinayang ka ba? Usisa pa sa kanya ni Daniela. Napaisip lang ng malalim si Muring. Nagpaalam lamang siya sa babae para pumasok sa restaurant. Panay ang ngiti ni Gregson habang nakatitig sa kawalan. Kanina pa din siya tinitignan ng kanyang bodyguards at sa isip ng mga ito ay mukha na siyang nababaliw. Ay, bakit bang tagal ng oras? Kanina pa alas tres ng hapon ah. Reklamo ni Gregson nang mapatingin sa kanyang relo. Gusto niya niyang matapos ang oras para pumunta sa apartment ni Muring. Desidido na siyang ligawan niya ang babae at papakasalan. Sa madaling panahon na nakilala niya ito ay tumibok agad ang puso niya para dito. Nung sumapit ang alas 5 ng hapon ay mabilis siyang tumayo at tinawagan ng kanyang dalawang bodyguards. Sinabi niya sa mga ito na pupunta sila sa Quiapo. Nang makarating siya sa harap ng apartment ni Muring ay tinawag niya ang babae. Subalit, isang dalaga ang nagbukas sa kanya ng pinto. May hawig ito kay Muring at sa mga oras na yun, napagtanto ni Gregson na ito ang kapatid nitong babae. Hi! Nandyan ba yung ate mo? Sumalubong ang kilay nito sa tanong niya. Sino po sila? At bakit mo po hinahanap yung ate ko? Ako pala si Gregson. Gregson Cheng. Nandito ako para umakyat ng ligaw. Walang padalos-dalos niyang sambit, sabay ngiti dito. Bago pa magsalita si Daniela ay bumukas ang pinto at lumabas doon ang tatlong bata. Yan ba ang mga anak niya? Tanong ni Gregson kay Daniela. Naku, hindi ho kuya. Mga inampun lang sila ni ate. Pag-ala-gala kasi sila dito sa kalye. Inaawa si ate. Inampun na niya. Ito nga po pala si Jonjon, si Gea at si Migs. Itinuro naman ni Daniela isa-isa ang bata. Hala, pumasok na muna kayo sa loob. Baka mamaya po ay nandito na si ate. Hindi maiwasan ni Gregson ang mapahanga ng sandaling yun, lalo na kay Muring. Sobrang bait pala ng babae. At malaki ang pagkakamali niyang nagawa rito. Ngumiti si Gregson sa mga bata na makapasok siya ng apartment. Agad siyang niyakap ng mga ito at tinawag na papa. Natawa na lamang siya sa inasal ng tatlong bata. Pero masarap yun sa kanyang pandinig. Naku sir! Pasensya na po, ganyan po talaga sila, makukulit. Nakangiting wika ni Daniela sa kanya. Tumango naman si Gregson at nakipagkulitan sa mga bata. Tuwang-tuwa naman itong sumakay sa likuran niya at nakipaglaro sa kanya. Yun ang eksena na naabutan ni Muring. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gregson at sa mga bata. Agad na pumasok si Muring at hinila ang kapatid na si Daniela. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Ate, siya ba yung lalaking kumuha ng bataan mo? Napasinghap si Muring at hinampas ang kapatid sa braso. Yung baba mo ha? Oo na ate. Sabi, aakyat daw ng ligaw sa'yo ito eh. Ikaw ate ha, mukhang naka-jackpot ka talaga. Napaka-pogi at yayamanin pa. Inirapan ni Muring ang kapatid at iniwan ito. Bumaling siya kay Gregson at sa mga bata. Tumikim siya para makuha ang atensyon ng mga ito. Bumaling naman sa kanya ang triplets at agad itong sumigaw na makita siya. Sa isang iglap ay niyakap si Muring nina Jonjon, Gea at Migs.
Binigyan naman niya ang mga ito ng halik sa pisngi. May pasalubong si Mama sa inyo. Ito, ang paborito niyong cheesecake. Tumalon-talo na naman ang tatlo dahil sa kasiyahan. Tumayo siya at tumungo sa kusina. Inutusan ni Muring si Danela na asikasuhin muna ang mga bata. Nang nandoon ang mga bata at si Danela sa kusina, ay binalingan naman ni Muring si Gregson. Hinawakan niya ito sa braso at hinila palabas ng kanilang apartment. Lumingalinga muna siya sa paligid. Hinuha niya ang sinampay na damit at tinalukbong sa ulo ni Gregson. Anong ginagawa mo dito ha? Hindi mo ba alam na pagpapiestahan ako bukas ng chismis kapag may makakita sa'yo? Diba naibigay ko na yung gusto mo? Eh ano pa yung pinunta mo dito ha? Paakit ako ng ligaw. Walang prenong sagot ni Gregson sa tanong niya. Napatawa ng hilaw si Muring at nagtataka na napatingin sa binata. Liligaw? Ako? Liligawan mo? Nauntog ba ang ulo mo sa pader o baka nananaginip ka pa rin? Hinawakan bigla ni Gregson ang kanyang kamay. Seryoso ako sa sinasabi ko, Maxine or Muring. Liligawan kita. Hindi ko alam kung bakit pero yun ang dinidikta ng puso ko. Nung gabing makita kita, naagaw mo agad ang atensyon ko. Para sa akin, ay hindi ka babae lang. Kung hindi babae na may busilak na puso. At yun ang rason kung bakit hindi ka mahirap mahalin. Kung seryoso ka talaga sa pag-akyat mo ng panliligaw, kailangan mong pagdaanan ang mga bagay na mahihirap para makuha ang loob ko. Kapag pumasa ka, dun mo makukuha kung ano yung sagot ko. Walang pag-aalinlangan namang tumango si Gregson sa sinabi niyo ni Muring. Pagkaraan ng ilang araw ay araw-araw nang sinusundo at hinahatid ni Gregson si Muring papunta sa kanyang opisina at kapag uuwi ng apartment. Madalas din ang pagbigay ni Gregson sa mga bata ng laruan at pagkain na paborito ng mga ito. Minsan din ay nakikipagkulitan siya sa tatlo at maging si Danela ay hindi nakatulog ng maayos. Minsan din nagpadala ng pagkain si Gregson para sa kanilang pang-araw-araw. Naglaba na rin ang lalaki at naglinis ng kanilang apartment. Lahat na yata ng mga gawain ay nagawa na ni Gregson para patunayan na totoo at busilak ang kanyang nararamdaman para kay Muring. Noong gabing yon ay niyaya ni Gregson si Muring na lumabas sila at pupunta sa isang sikat na fast food chain. Sumalubong naman ang kilay no ni Muring habang hindi makapaniwala. Sandali lang at sasabihin ko sa kanila. Paalam ni Muring kay Gregson. Tumango naman si Gregson at hinayaan si Muring na sabihin sa mga bata ang plano. Nang masabi ni Muring sa mga bata na pupunta sila sa paborito na fast food nito, ay sobrang tuwa ng mga ito. Makaraan ng ilang sandali ay tumungo na nga sila sa isang sikat na kainan doon. Sumama rin sa kanila si Danela para hindi ito maiwan sa bahay. Pagkatapos nilang kumain ay dinala nila ang mga bata sa Enchanted Park. Habang pinapanood ni Muring at Danela ang paglalaro ni Gregson sa triplets, ay hindi maiwasan ni Muring na mapaisip ng malalim. Ate, tingin mo may pag-asa si Kuya Greg? Diyan sa puso mo? Napatunayan na rin naman niya kung gaano kanya kamahal, diba? Halos isang taon na rin siyang naliligaw. Puna ni Danela. Ngumiti ng mga sandaling yun si Muring. At bumaling sa kapatid. Dance, ikaw na munang bahala sa tatlo. At papuntahin mo dito sa akin si Greg. Tumango naman si Danela at mukhang nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Nitong mga nakaraang araw ay napagtanto ni Muring ang lahat-lahat. Nakikita naman niya na totoo si Gregson at ginagawa nito ang lahat-lahat para sa kanya at sa pamilya nito. At sa bawat araw na lumipas, mas lalo namang nahulog ang loob ni Muring para kay Gregson. Natanaw niya na papunta si Gregson sa kanyang kinaroroonan. Sa mga sandaling yun ay wari lang napakagwapo at hot nito sa kanya habang papalapit. Noon ay inaamin niya na nahulog na talaga ang damdamin niya para kay Gregson. Umupo ang lalaki sa kanyang tabi. Isang ngiti lamang sa kanya ni Gregson ay parang natutunaw na siya. Pinapunta mo raw ako, Muring? Tanong ni Gregson na siyang ikinatangu niya. Titig na titig siya sa lalaki at walang sabi-sabi na hinalikan niya ito sa mga labi. Nang ilaho ni Muring ang mga mukha kay Gregson, ay nanlalaki ang mga mata nito habang nakanganga. Oo na. Oo ang sagot ko. Nobyo na kita, Gregson. Sa saya ni Gregson ay napahiyaw ito at saka siya binuhat. Inikot-ikot at pagkababa ay hinalikan siya ng lalaki sa kanyang mga labi. Sumama na kayo sa akin sa mansyon mo ring. Dalhin mo ang kapatid mo at ang mga bata. Ako na ang bahala sa inyo simula sa araw na ito. Hindi dahil nobya kita, kundi dahil papakasalan din kita sa mga susunod na araw. Napasinghap si Muring na marinig ang sinabi ni Gregson.
Hindi niya rin napigilan na maluha. Hindi kaya pabigat kami sa'yo? No, hindi kayo pabigat sa akin. Kayo na ang pamilya ko. Kaya hindi yun magiging problema. Maraming salamat, Greg. Isiniksik ni Muring ang kanyang mukha sa leeg ng lalaki at inaamoy-amoy ito. Ginapa naman ni Greg ang kanyang kamay at saka yun hinawakan. Kung yayayain kitang magpakasal ngayon, tatanggapin mo ba yung aloko? Napaangat ang tingin ni Muring kay Gregson nang tanungin yun sa kanya ng lalaki. Ayokong nobya lang kita, Muring. Gusto ko ay maging asawa ka pang habang buhay. Dagdag pa ng lalaki habang seryoso itong nakatitig sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Muring nang marinig ang sinabi ng lalaki. Napayuko siya at napatingin sa kanyang palad. Tanggap mo ba ako kahit na mahirap lang ako? Kahit na taga-Quiapo lang? At saka may kapatid pa ako at tatlong batang papakainin? Sabi niya sa mahinang boses. Inangat naman ni Gregson ang kanyang mukha at tinitigan siya nito. Kahit kailan hindi ko iniisip ang bagay na yan, Muring. Ang iniisip ko ay makasama ka hanggang sa pagtanda ko. Walang kaso sa akin kahit isama mo pa ang buong pamilya mo. Napangiti ng malapad si Muring sa sinabing yun ni Gregson. Walang pagsidlan ang puso niya na umiibig sa lalaki. Nag-uumapaw ang emosyon sa kanyang dibdib ng mga sandaling yun. Kaysa yan ang puso niya habang nakatiting dito. Walang pagdadalawang isip. Hinabig niya ang batok ni Gregson at siniil ito ng halik. Tumugon naman sa kanya ang lalaki. Pagkahiwalay ng kanilang mga labi ay umiti si Muring saka tumango. Papakasalan kita, Gregson. Gusto ko pang habang buhay na tayo. Sa piling ng mga magiging anak natin. Thank you, baby. Thank you. I love you. Pinugpog siya ng halik ni Gregson sa pisngi at ikinatawa niya. Ano ba, Greg? Maraming taong nakatingin sa atin. Wala akong pakialam, baby. Ang mahalaga sa akin ay tayong dalawa. At moment natin to. I love you. Hinalikan ni Muring si Gregson sa ilong. Mahal din kita, Gregson. Niyakap siya ng lalaki ng mahimpit. Maya-maya ay narinig nila ang pagtutokso sa kanilang dalawa na mga bata at si Danela. Napatawa na lamang si Muring at Gregson. Simula ng araw na yun, lumipat si Muring sa bahay ni Gregson kasama ang kanyang kapatid na si Danela at ang triplets. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Pagkaraan ng ilang araw ay nakahanda na ang lahat para sa kasal nilang dalawa. At walang mapaglagyan ang kasiyahang nadarama ni Muring at Gregson sa isa't isa. Noong umaga ay nakaharap sa salamin si Muring habang pinagmamasdan ng sariling kagandahan. Naramdaman na lamang niya ang pagpulupot ng kamay ni Gregson sa kanyang bewang at ang mga halik nito sa kanyang leeg. Hinarap niya ang lalaki at tinignan ito sa mga mata. Malapit na kitang mag-asawa, baby. Hindi ako makapaghintay. Nadadalhin mo na ang apelido ko. Ngumiti si Muring sa sinabing yun ni Gregson. Pinadaan niya ang mga daliri sa nakahubad nitong matigas na dibdib. Napatingin doon ang lalaki at ngumisi ng makahulugan. Hindi pa ba sapat ang ginawa natin kagabi? May pilyong ngiti ito sa mga labi. Huwag ka na munang pumasok sa trabaho. Gusto kitang makasama ngayong araw. Napahalakak ang lalaki sa sinabi niyang yun. Nagulat pa si Muring nang bigla siyang binuhat nito at binalibag sa kama. Galit ka ba? Ba't mo ko binalibag? Sumampa ito sa kanya at siniil siya ng halik. Sorry, na-carried away lang. Ewan ko sa'yo, mabuti na lang malambot ang kama. Siguro kung hindi, nabalian na ako ng buto. Subalit hindi na nagsalita pa si Muring nang halikan na siya ni Gregson. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ang nagpatunay na may wagas na pag-ibig. Kahit ano pa ang estado ng buhay, walang makakahadlang sa pagmamahalan nila. At labis ang pagsisisi ni Muring sa kanyang mga kasalanang nagawa, ang pagnanakaw. Dahil doon ay muntik na siyang makulong. Mabuti na lamang ay nakilala niya si Gregson na siyang bumiyag sa kanyang puso. Wakas! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Binabati ko po ngayon si Catherine Liag from Marinduque, Pearly Queen Toledo from General Santos, Mindanao, Roveline Carillo from Davao City, Emma Adam from Lebanon at Jonna May Corpus from Kuwait. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.